lalaki. Hindi, na babae. Sa babae siya may girlfriend. Ah, okay. Sa babae na babae. Pinapakilala ko naman sa kanya pag may girlfriend ako. Ano lang ng girlfriend mo? May girlfriend ka ngayon? Apo. Alam niyang ikaw eh dating babae? Apo, kasama ko siya before. Four years na kami. That's good. Ano may honesty? Kailan ka, alam po ninyo si Neil, pag tinignan niyo at nakausap niyo, pati yung boses po niya, lalaki. Eh, mas malalim pang boses ka ata sa akin. Kailan nagsimula yan? Ang tumubong ang balbas, kumapal yung buhok. Apo, yung facial hair and then yung pagkapal nito, napansin ko na po siya after nung surgery ko. Nagpa-surgery po kasi top surgery. May mga na-research po ako, pag nagpa-top surgery na, parang mababawasan yung hormones ng estrogen. Malaki yung epekto sa katawan. So, that's the time talaga tinubuan ako ng facial hair and then ibig sabihin, hairs all over my body. Muna bago hormone. O hormone muna bago tapas. Hormone muna. Hormone muna. Last year lang po ako nagpa-top surgery. September 2011. Yung hormone? Hormones ko po. September 2011. Ah, bago lang rin. Magugulat ka kasi yung iba, early on, maaga sila nagsisimula. Pero ikaw medyo late na. Opo. Bakit? Kasi hindi ko po alam na pwede, na posible. So talaga yung research ko po talaga yun. Pero ano to ha, under doctor supervision, yung pag-inom mo ng androgen therapy? No. Ano po, nagpapacheck po ako ng levels ko, and then ganun. Pero kasi walang nagpe-prescribe talaga na ganun. Ay, di tanongin natin si doktora. Doktora, ano? Itong si Neil nagtitake ng hormone at nagpatanggal na. Paano ba yan? Yan ba ina-advisean siya ng doktor na, Neil, pwede na. How do you psych it up? How do you, kasi psychologist kayo, no? Sina-psych ba nila yung pasyente bago gawin yan? Or paano ba yan? Actually, wala eh. As far as their history is concerned, wala siyang advice na gano'n. He went on his own to self-medicate, which is dangerous. Okay ba yun? So, actually, may mga doktor naman para dyan. Mga endocrinologist or gynecologist. Bakit dangerous, doktora? May side effects ba yan? Yes, of course, no? Kasi very strong, especially sa kanya, detection ng testosterone. Mabilis ang action nun eh. No? So, mag-change ang physical appearance siya. Kailangan pinag-prepare din siya. Oo, mabilis eh, no? Doc, kasi since ano, sa kayo, ano yung proseso na dapat pagdaanan bago ang isang tao na feeling niya ay siya ay babae or feeling niya siya ay lalaki, ay dapat nung sumilalim dyan. Ano yung proseso? Psychologically ba dapat? I-detalye po natin. Oo. Yung standard of care sa ganyan, ano, yung pagka-sex reassignment, dapat sigurado tayo na ano sila, meron talagang gender identity disorder. Ibig sabihin, sigurado. Pero tinawag mong disorder. Yeah, sa psychiatry, disorder yun eh, because maliit pa lang sila, 5 years old, even 4 years old, parang feeling nila iba sila eh. They have that sensation. And then, as they grow older, what distinguishes them from yung mga homosexual and lesbians is that they like to get rid themselves of yung secondary sex characteristics. Yung sex mo when you were born, kunyari lalaki ka, pagka nagkaroon ng gender identity disorder, you don't like the characteristics of that male. Gusto mo alisin yun. You want to get rid of it. That distinguishes it. At saka, ano sila, unhappy sila dun sa ano sa sexual assignment nila, no? Sa katawan nila. So that goes through the years, no? At saka they want to do something about it. Ang point ko lang doon is sana you do it with medical supervision. Yeah, so I was wondering, sino naman ang nag-prescribe sa'yo ng mga hormones? Yan ba yung nabibili over the counter na sa putika? Pabili ako ng hormone tapos lalaklakin, ano ba yun? Yes, meron din. Ah, meron! Pero pangalan, hindi yun, ano? Hindi kailangan ng prescription. Oo, walang prescription sa doktor. Depende sa putika na bibili niyo. Kung hindi niyo. Kung may kilala ka, pwede rin. Pero paano yung dosage? Paano mo nalalaman? Ang dosage, nagbase din ako sa marami kasi akong friends in the States. Meron akong abroad na Pilipino siya, pero nasa States siya ngayon. So, legally, may doctor sila. May doctors na sumusuporta sa kanya. So, dun din ako. So, pare-pares na naman yun. So, dapat hindi ka lang mag-extend ng too much dose. Kasi for FTM, dapat 400 milligrams for 1 month. So, yun ang maximum. Ano yung nagtatanong-tanong kala ko talaga yes. Ikaw mismo mag-aaral? Mga nag-aaral ako, and then... Hindi ka natakot, Neil, na hindi to prescribe ng doktor. Baka bigla kang mag-convulsion, o baka biglang naging parang gorilla ka sa sobrang kami ng brain, diba? Hindi ba ganun ang iniisip mo? Kasi po, para sa akin, parang saglit lang yung buhay ng tao. Wala mong permanente sa buhay natin. So, kung mamamatay man ako ngayon,
mamamatay ako masaya kasi naging ako sa sarili. Pero ikaw, gusto niya pang ano eh, gusto niya pang i-level up. Gusto mo alis yung para pa siya. Inaalis mo na yung dibdib mo, pati yung sa loob, yung Pero actually ma'am, hindi siya level up. For safety reason yun. Ah, bakit? Yes, kasi ma'am, yun po kayo. Sige nga, sige na, paliwanag. Na-research ko nga po talaga yun. Sige, okay, ano, bakit? Doktor, agad. Hindi, kasi pagkaaminom ka ng testosterone or androgen, magsishrink yung ano mo eh, ovary, yung mga organs mo as a female. No? Yun. Therefore? And therefore, kailangan meron mong supervision ka. Meron ba kailangan tanggalin? Kasi, kailangan tanggalin kasi it's part of their, di ba sabi natin, they want to get rid themselves of all the female characteristics. Tsaka may hormone, nagsisecrete din ang hormones pa yun eh, ng estrogen, yung organs, yung reproductive organs. So, kasi po, so far, di ba syempre, nag-undergo na ako ng therapy, nag-stop na rin yung period ko. So wala ka ng mens? Wala ng mens. So ang gusto mo mangyari ngayon, magpalagay ng lawit? Gusto mo magpalagay ng sex organ ng lalaki? Hindi ko pa siya priority. Kasi, pero yun eventually yung plano mo? Yeah. Why not? Okay lang ba yan? Gusto niyo magpalagay noon? But that's the ultimate goal eh. Kasi parang sex reassignment, no? Nagkakaroon sila ng reconstruction. Kakalaman mo din dito sa team, reconstructive surgeon. Ibig sabihin, okay, meron talagang ganyan. Meron. Na kinakabit talaga dun sa ano. Yes, oo. Safe yung doktora, safe? Oo naman. Kasi ano lang naman yun eh. They're going to get skin from his body also. Tapos i-extend lang yun, parang gano'n. Tapos may ejaculation din? Makaka-ejaculate din to? Yes. Ganun lang katindi. So, balik muna yun dito po. Kaya po gusto siya ipatanggal kasi so hindi na ako nagkakaroon ng period, pwede para na siya yung matatanda na tendency po kasi baka. Pero wala, hindi pa 100% sure yun. Wala naman ako narinig na trans may na nagkaroon ng cyst or nagkaroon ng cancer. Pero kasi for safety reason, para huwag ka natubuan na kung ano man dyan. Tatanggalin na. Pero hindi siya basta-basta. There's no turning back to nila. Ibig sabihin, yes. Baka bilang bukas. Magpapit nasa ano yung iba kung pati ibalik natin. Wala na. Wala na balik. I advise sa mga bata na mga trans men na mag-undergo sila ng medical help at saka kumausap sila ng doktor. Kasi talaga, no turning back. May mga changes na irreversible like my voice and my chest. Kung gusto ko pa, baka gusto ko ulit magkano. Hindi na mababalik yan. Sige. Babalikan ka namin. Susunod, ipinanganak, malalaki, pero may puso.